16 to 17,000 yung weekly rates po namin. That's already discount kasi pang long-term accommodation po kami. So within a month, at least nasa mga 68,000 to 70,000 our cost monthly po. Sa renta lang po yan guys ha. Hindi included yung pagkain. So ganyan po talaga ka-expensive the cost of living in Australia. Hello! Good morning! Welcome to Maria Lesson Channel. So guys, finally, ay nakalipat na po kami. I know in the last few days, I upload about my video na pinalayas po kami. That's how I feel. That's how I express my feelings po guys. Kasi they only give us a notice for 1 week. So parang very, very rush po talaga siya. At least kahit binigyan lang po kami ng 1 month notice na kailangan po namin umalis. Bilang po mayroong pamilya, ang hirap kaya na maghanap ng bagong matirahan. Hindi naman po problema na hindi kami makakabayad kasi may mga nagko-comment. Akala ko po ba may pera kayo? Hindi naman po yung problema. Siyempre, makakabayad po kami. Pero thank you so much po talaga sa mga nag-support at sa mga nag-concern po. Ang dami pong positive comments sa video na po yun. And also, there is a lot of people who can relate our situation living in abroad. Hindi po talaga siya madali. Unang-una po talaga, ang pinaka-importante yung accommodation. Ito po yung bahay na nilipatan po namin. Actually, Kevin. So, marami pong nagre-request ang karugtong ng video na po yun kung saan po kami lumipat. So, itutour po kayo. Stay lang po kayo sa video. Hello! Pasok po kayo dito sa aming bagong tirahan. Pasok po tayo guys. So pagpasok po natin sa inside ng coven, makikita po natin agad yung kitchen. So meron po ditong malaking couch and ito po yung kitchen area. Meron po dyan oven, microwave, marami din pong cabinet. So which is good, marami pong mapaglalagyan na pagkain. Meron din pong fridge and lamisa. Tatlong tao lang po talaga ang nakasit dito. Meron pong TV. Sobrang ganda po talaga ang setup ng kitchen nila at sobrang linis po talaga. Sylvester's here. Where's your toys? Make it higher. Higher? No. I need to see my toys. Okay, show your toys. You want to show your toys? Pakita niya raw daw, guys. This is my 70 toys. Oh, okay. What is this? Oh my god! So, may mga laruan siya. And I Venus. Oh! His favorite toys is car. May mga car po siya dito. To make him busy. Pag hindi siya pumapasok sa school, so masaya po dito si Sylvester. Kasi makikita niyo talaga, more roamy po talaga ang cave na ito. Okay. I got can fly. So, mag-continue tayo pag-tour kasi meron dito madaldal na bata. Is that a bird car? It is a bird car. Oh, go. Okay. Lumilipad daw, guys. Bird car goes at mag-continue po tayo pag-tour dahil may batang makulit kanina. Very excited po siya. Very excited na po siya. Pinakita niya yung mga toys niya. So, ito po yung area ng kwarto. So, dito po yung kitchen. So, mag-continue po tayo. Ipakita ko po sa inyo kung ano ang itsura ng cabin. So, tara! Ito po guys, yung unang kwarto, which is, ito po yung kwarto ni Sylvester. Tingnan niyo po guys yung teddy bear niya. Ito yung kwarto ni Sylvester, dito po siya natutulog. And meron po dyang magandang view. Marami po tayong makikita na coven. Yun po ang view ni Sylvester. This is my room. And this is your teddy? Oh, sorry. So, do you love your teddy? Mom, don't have it. Oh, don't have it? Hindi to siya nakakatulog without teddy. Sylvester, can teddy sleep with mommy tonight? That's not mommy's. Oh, that's not mommy's teddy's? It's just Mr. Teddy. Oh, sorry. With teddy tonight, okay? Can I borrow? No, my teddy can. Ouch, natutumba na kayo. Oh, mommy can borrow? So, who buy this one? Mommy or daddy? Daddy. Oh, daddy or mommy? Mommy.
mommy. Mommy, I buy that for you. Kasi nag-ano po sila, parang, ano yung tawag? Kailangan sila magdala ng tea day sa school. Tummy. I know. So, hindi talaga siya mahilig sa tea day. Pero binilhan ko siya kasi sa school nila, everybody's bring tea day. And then I did not realize, gustong-gusto niya pala ng tea day. Oh, let's fix tea day. Let's fix him. So, dito siya natutulog. Merong sariling room si Sylvester. At malaki talaga yung bed. So, sometimes pag natatakot siya na ayaw niyang magpaiwan, natutulog ako dito. I know. I know. Okay, now, his teddy. Share the face of teddy. He's happy. He's happy. So, tapos na po tayo sa kwarto ni Sylvester. So, ito po yung shower and toilet. Buksan po natin. Ayan. So, yung shower, nandun sa may curtain. Ito po yung toilet. So, malaki po yung space ng bathroom dito. So, marami po kami dyan gamit. Shampoo, Lister, sabon. At yung last room, ay dito po kami natutulog. So, buksan po natin. Turn on the light. Oops. Ayan. Medyo makalat. May mga labahan dyan. So, the same size yung bed sa bed ni Sylvester. And meron po ako dyang jacket sa lamisa. And ito po, meron po ditong drawer. So, nilagay ko din yung ano, yung Tupperware or box. And yung ano natin, yung view natin ay highway. It's actually first time po namin tumira na nasa city po talaga. Makikita niyo po guys, highway agad pag tanaw niyo po sa window. So yun lang po ang nakaapan dahil medyo sometimes maingay. Kahit sa gabi po, maingay po yung mga sasakyan. Nasanay po kami na palaging nasa countryside kami palagi. Yung hindi masyadong maingay, malayo po kami sa highway kung saan nakapark yung caravan namin or kung saan kami nag-stay. So yes, masaya po ako nung nahanap ko po ang website na ito dahil I'm very, very frustrated talaga. Oh, we all very frustrated nung that time na papaalisin na kami sa accommodation kung saan po kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi nga, like what I said, kami pong rental crisis dito sa Australia. Isa na po kami doon. So, nung nakita ko po ang website na ito, tinawagan ko and I take the opportunity nung nalaman ko meron po silang available. Parang wala na kaming choice. We just very happy na may nakita kaming accommodation na available. It doesn't matter kahit maingay or malapit sa highway. Kasi yung problema, di ba guys, meron kaming anak. Make sure po talaga nakalock palagi yung door. Although po yung area or yung place po sa Coven ay may mga fence naman po siya sa ano sa labas, may gate po siya. So hindi agad makapunta si Sylvester sa highway, pero we still need very very careful po talaga kasi highway po 'yan. Napakabilis ang mga speed ng mga car. Hi. This is my toys. See this? These are my teddy. Look at me. Teddy, look, this is my toys. Yes, and this is sugar. See this? This is a chassis truck. This is truck. This is a chassis truck. It's a truck. Pellets. And it goes to the soap. Okay, let's go to this is Percy. This is Percy. They're going to play with me, Mom. They're going to play with me. Yes, I play with you. Madaldal. Your what? Station? This one, not station. It's a car. What is cars it? Cars who ran in the wind and jumped. The car can jump. Where's my dad? Guess what? How much po ang binabayad namin dito weekly? Hulaan niyo po. Papakita ko po mamaya pag may resibo na ako. Meron na po ako ditong pera. And this is it. Ito po yung binabayad namin weekly. $450 a week. Whew! Ang mahal. So at least nasa mga 16,000 to 17,000 pesos, if I'm not wrong, ang weekly namin dito. 16,000 or 17,000. So ganyan po siya kamahal.
So, 16 to 17,000 yung weekly rates po namin. That's already discount kasi pang long-term accommodation po kami. Nagpapaaraw po ako guys kasi winter, palaging nasa inside kasi malamig. So, within a month, at least nasa mga 68,000 to 70,000 our cost monthly po. Sa rental lang po yan guys ha. Hindi included yung pagkain. So, ganyan po talaga ka-expensive the cost of living in Australia. Day 2 pala namin, hinahang yung mga clothes. Very cute po siya. So, hindi rin masyadong maraming makaykay. So, pag sa labas po, ay hindi mo talaga makita yung mga damit. So, parang sobrang cleanest talaga siya guys, yung management nila dito. Wala po talaga kayong makita ditong makalat. So, of course, sa mga nagre-rent, pinagsabihan talaga kami to keep clean the area. Malinis po talaga dito. Magkaykay tayo. Para mag-dry po yung pillowcase. Nalaban ko po kasi kanina. Thanks for watching! Bye-bye everyone! Bye-bye. Thanks for watching! Thanks for watching! Don't forget to subscribe Maria Lesson!